Chapter 5. Hindi ko na alam kung saan ako napadpad. Dahil sa kadiliman ng gabi at tanging nagbibigay liwanag lang sa akin ay ang kabilugan ng buwan. Ang alam ko lang, tatakbo ako ng tatakbo. Nagmamanhid na at nananakit na aking mga paang walang sapin. Ramdam ko rin ang hapdi mula sa mga matatalas sa bagay na aking natatapakan mula sa aking pagtakbo. Pagod na ako at hinihingal na. Gusto ko magpahinga pero hindi pwede. Ramdam kong nakasunod silang lahat sa akin. Tumatalas ang aking pandinig at nararamdaman ko ang mga yabag nilang palapit na sa akin. Nasaan ka na, mahal na prinsesa? Hindi pa tayo tapos? Nagsisimula pa lang tayo. At muling kumalabog ng malakas ang aking dibdib. Nangangatog na ang aking mga tuhod at nahihirapan na akong tumakbo. Pagod na ako at hinihingal na. Gusto ko magpahinga pero hindi maaari dahil ramdam kong nakasunod silang lahat sa akin. Tumalas ang aking pandinig at naramdaman ko ang mga pagyabag nilang palapit na sa akin. Dito! Napakisulat ako nang bigla akong makarinig ng tila bulong at malamig na tinig. Dito, lumapit ka sa akin! Ha? Sino ka? Nagpabaling-baling ang aking paningin at hinanap ang bumulong na tinig na aking narinig. Prinsesa, huwag mo na kaming pahirapan pa. Mabilis lang kami mapapagod, marami pa tayong gagawin. Muling sigaw ni Edwin mula sa kung saan. Halika! At muli ako nagpabaling-baling nang marinig ko na naman ang tinig ng isang babaeng bumubulong sa aking tenga. Mama? Nangilid ang aking mga luha habang umiikot ako sa gitna ng madilim na kagubatan. Hanggang sa mapatingala ako. Napanganga ako nang matanong ko kagandahan ng bilog na buwan. Wala sa sarili kong naitaas ang aking mga kamay at pilit siyang inabot. Dito, halika! Ang ganda niya, Mama. Kunin mo na ako. Nariyan ka lang pala? Pinahirapan mo pa kami, mahal na prinsesa? Napalingon ako sa aking likuran at natanawan ko sa di kalayuan ang tatlong lalaking humahabol sa akin. Nakatayo at nakatitig silang tatlo sa akin. Dahan-dahang napaatras ang aking mga paa habang nanghihilig ang buo kong katawan. Dito, sumama ka sa akin. Muli ako napatingala at tinanaw ang kagandahan ng buwan. Bilog na bilog ito. Ang liwa-liwanag. Pakiramdam ko ay binibigyan niya ng liwanag ang kapaligiran at ililigtas niya ako. Halika! Muli ko na namang narinig ang mga tawag na yon. Nariyan ako. Mahinang sambit ko at saka ako tumakbo ng mabilis. Sinundan ko ang lagar kung saan siya naroroon. Hintayin mo ako. Mahinang sambit ko habang mabilis sa tumatakbo at pilit siyang inaabot ng aking mga kamay. Sundan niyo, bilisan niyo! Mga gago. Dinig ko namang sigaw ng lalaki mula sa di kalayuan. Kasunod ang mabibilis na mga yabag sa aking likuran. Nagpatuloy ako sa pagtakbo habang nakatingala sa kalangit at tinatanaw ang napakagandang buwan. Ngunit bakit pakiramdam ko ay tumatakbo din si palayo sa akin? Hintayin mo ako. Sigaw ko at pilit na inaabot ang kamay ko sa kanya. Nararamdaman ko pa rin ang mga mabibilis na yabag na sumusunod sa aking likuran. Maya-maya ay nakarinig ako ng malakas na halinghing at napalingon ako sa ibang bahagi. Chuchay! Napahinto ako at muling nagpalingalinga. Hinanap ng aking paningin sa madilim na paligid ang narinig kong humahalinghing. Lumalakas ang mga yabag na aking nararamdaman at muli ko narinig ang halinghing at ngayon ay mas malakas na siya sa aking pandinig. Chuchay! Patuloy ako sa paglinga hanggang sa matanawan ko na siya. Nakatayo sa labas ng pinto ng kwadra. Chuchay! Sigaw ko at mabilis akong tumakbo patungo sa kanya. Bilisan niyo! Huwag niyong hayaang makatakas! Narinig ko ang muling paghalinghing ng aking kabayo. Na makalapit ako, ay mabilis kong kinalag ang pagkakatali niya. At mabilis akong sumakay sa kanyang ibabaw. Ngunit bago ko pa mapatakbo si Chuchay, ay may malalakas na kamay ang pilit na humila sa aking mga paa. Chuchay, takbo! Sigaw ko kay Chuchay
habang mahigpit akong nakayakap sa kanyang leeg. Pero hindi siya kumilos at pahalinghing lang ang kanyang isinagot. Halika na dito! Paliligayahin ka namin, mahal na prinsesa. Sabi nila habang pilit nila akong iniaalis mula sa pagkakayakap ko sa leeg ni Chuchay. Chuchay, tulungan mo ko! Humahagulol na ako ng iyak. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ko dahil siya na lang ang kahuli-huli ang alam kong makapagliligtas sa akin. Pero hindi pa rin siya kumikilos. Halika na dito! Galit na wika ni Edwin. Pilit nila akong hinihila pa ibaba. Nahahawakan na nila at napipisil ang aking mga hita. Paitaas at nararamdaman ko nang malapit na silang magtagumpay na maalis ako sa aking kinalalagyan. Chuchay! Dahil sa sobrang takot ko ay malakas kong nahampas sa katawan ng alaga kong kabayo gamit ang aking palad na dapat ay kanina ko pa ginawa. Dahil doon ay napatalon siya at biglang tumakbo ng mabilis. Muntik pa akong malaglag dahil sa pagkakakapit sa akin ng tatlong lalaki. Pero binigay ko ang lakas ko para makayakap ng mahigpit sa liig ng aking kabayo. Mabilis nang tumakbo at nakalayo kami kaagad sa mga masasamang taong humahabol sa akin. Humagulgul ako ng todo-todo at pakiramdam ko ay hinang-hina na ang aking katawan. Hinayaan kong ihimlay ang aking katawan sa ibabaw ng aking kabayo habang siya'y tumatakbo. Madilim pa rin ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Makapagpapahinga na sana ako, ngunit akala ko'y katapusan na ng paghihirap ko. Namulagat ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na yabag at halinghing ng mga kabayo. Otomatikong kumabog muli ang dibdib ko at nagsimulang bumalik ang pangangatal ko. Chuchay! Sigaw ko sa aking kabayo at malakas ko siyang hinampas muli sa kanyang katawan. Bumilis na naman ang kanyang pagtakbo. Hindi ko alam kung saan ang tungo namin dahil hindi ko makita ang daan sa sobrang kadiliman. Ang alam ko lamang ay malawak na kaparangan ng aming tinatakbuhan. Ayun, bilisan nyo! Nararamdaman kong malapit na sila sa akin. Muli kong hinampas si Chuchay ngunit nagtaka ako na bigla siyang huminto. Tumalon siya ng napakataas kasabay ng malakas niyang paghalinghin. Pinakiramdaman ko ang paligid. Nakarinig ako ng mahinang agos. Malakas na lagas-las ng tubig at pabagsak nito kung saan. Falls? Nakarating na pala kami sa dulo ng hasyenda at narito na kami sa itaas ng falls. Bahagya ko nang naaaninawan ng paligid. Biglang umikot si Chuchay patalikod sa falls at paharap naman sa mga bagong dating na humahabol sa amin. Nanginginig ang aking katawan. Napapalibutan nila kami at wala na kami pwedeng pagdaanan. Humalinghing ang tatlong kabayong nasa aming harapan. Nanatiling nakasakay sa mga kabayo, ang tatlong lalaking hanggang ngayon nakahubot-hubad pa rin. Ngumisi ang tatlong lalaki at nagsimulang manlamig ang buo kong katawan. Siguro naman, ngayon eh pwede na nating umpisahan. Hindi ko akalaing dito pala ang gusto mo, mahal na prinsesa. Mas maganda ka naman dito. Malamig at masarap ang hangin. Humalakak na naman ang dalawang lalaking kasama ni Edwin. Sa pagtawa nila, nararamdaman ko si Chuchay na tila hindi mapakali sa aming pwesto at natatakot ako sa ginagawa niya. Chuchay! Saway ko sa kanya pero patuloy lang siya sa paglulumikot at paghalinghing. Natatakot akong baka magkamali siya ng tapak sa lupa. Isang napakataas sa talon ang nasa aming likuran. At kung hindi ka sanay dyan, ay siguradong hindi kanyang bubuhayin. Nag-umpisa nang bumaba ang tatlong lalaki sa kanila mga kabayo at kapareho ni Chuchay ay hindi rin sila mapakali. Anong nangyayari? Alam ko ang ganitong ugali nila. May nararamdaman silang kakaiba sa paligid at hindi nila nagugustuhan. Napansin kong humahakbang na ang tatlo palapit sa akin. Dito, halika! Napakislot at napalinga ako sa paligid nang muli ko marinig ang bulong ng isang babae. Ayan na naman siya sa aking pandinig. Wala sa sariling napatingala ako at natanaw ko na naman ang bilog na buwan. Pakiramdam ko'y hinihila nila ko at muli kong naitaas ang kanan kong kamay upang abutin siya. Kunin mo ako. Mahinang wika ko. Nakatutok lang ako sa buwan at pilit siyang iniaabot nang biglang magtatalon ang mga kabayo kasama na rin si Chuchay. Ahas! Malaking ahas!
malalakas na sigawan nila. At ang sunod ko na lang na maramdaman ay ang paglutang ko sa hangin at ang mabilis na pagbulusok ng aking katawan sa madilim na kawalan. Naramdaman ko ang paglagpak ko sa tubig at pagsabog nito ng malakas pa itaas. Bumulusok sa pinakamalalim na parte. Sobrang panghihina ang nararamdaman ng aking katawan at pag-awasak ng aking puso. Gusto ko na lang hayaan ang sarili kong malibing sa ilalim ng tubig na to. Napanghalaga ng pag-ahon ko dito kung wala na rin naman akong dadatnan sa itaas. Madilim na ang aking mundo. Umahon man ako sa liwanag. Malapit na ako maubusan ng hangin at unti-unti na ring lumiliit ang sinag ng buwan na aking natatanglawan. Ipinikit ko na ang aking mga mata ngunit hindi patutuloy ang nagsasara na biglang lumakas ang liwanag na nagmumula sa buwan. Bilog na bilog ito at buhay na buhay. Awa? Muli ko na idilat ang aking mga mata at pinagmasdan ang buwan. Awa, halika! Naitaas ko ang aking mga kamay at pilit siyang iniaabot. Mama? Papa? Bumangon ako at ikinampay ang aking mga kamay sa tubig. Halika, Ava. Mama? Malakas kong ipinadyak ang aking mga paa upang ako ay makaahon. Hintayin mo ako, Mama. Papa? At binigay ko natitira kong lakas upang makaahon at maabot siya hanggang sa tuluyan na akong makaahon. Habol ko ang aking paghinga na makaahon ako sa tubig. Gabi pa rin at tanging liwanag lang ng buwan na nagbibiglang itaylaw sa paligid at ganun din sa akin. Nilangoy ko ang kalawakan ng tubig upang makarating ako sa gilid. Sanay na ako sa falls na to dahil mga bata pa lang kami ni Jericho ay hilig din namin ang maligo dito. Tinatalo namin ang kataasan ng falls at maghahabulan sa paglangoy dito sa tubig. Jericho, nanikip ang aking dibdib at umagos ang aking mga luha. Hindi ako sigurado kung buhay pa siya pero huli ko siyang sulyapan kanina hindi na siya gumagalaw. Jericho, patawarin mo ko. Yaya. At napahugulhol ako nang maalala ko ang mga mahal ko sa buhay. Wala na silang lahat at iniwan na nila ko. Paano na ako ngayon? Narito ko. Napakislot ako nang muli ko siyang marinig. Hindi kita iiwanan. Tumingal ako at nakita ko nakatingin siya sa akin. Nakarating na ako sa Pampang at umupo. Niyakap ko ang aking sarili sa sobrang lamig. Nanginginig ako sa lamig. Itinas ko ang aking nangangatal na kamay at tumingala sa buwan. Huwag mo akong iiwan. Mahinang bulong ko sa kanya. Pakiramdam ko, pasan-pasan ko na ang mundo dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ko at nararanasan ko. Napakislot ako nang makarinig ako ng gumagalaw sa tubig. Nasundan ba nila ako? Kumulabog ulit ang aking dibdib at umakto ng tatayo nang biglang maaninag ko ang puting bagay na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ano yun? Naaninag ko siya dahil puti ang kulay niya. Tinitigan ko to ng mabuti. Mahina lang ang paggalaw niya o dahil lang siguro sa tinangay siya ng tubig. Lumusong ako sa tubig at nilapitan ang malaking puting bagay. At bigla na lamang gumuho ang aking mundo na makilala ko na siya. Chuchay! Chuchay! Napapalahaw ako at hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Gumising ka, Chuchay! Gumising ka! Huwag ka namang ganyan at huwag mo akong iwan! Maraming beses kong tinapik ang kanyang katawan upang magising siya. Iyakap-yakap ko siya habang walang tigil sa pagsabog ang aking mga luha. Chuchay, huwag kang ganyan! Gumising ka at huwag mo akong iwan! Maawa ka sa akin! Mag-isa na lang ako! Hindi ko pa rin tinigilan ang pagtapik sa kanya, ngunit hindi na talaga siya gumagalaw. Bakit pati si Chuchay? Bakit pati ang alaga ko? Bakit wala kayong itinira sa akin? Bakit ang lupit niyo? Anong naging kasalanan ko para parusahan niyo ako ng ganito? Sobrang sikip ng dibdib ko. Wala akong tigil sa pag-iyak. Hanggang sa naging manhid ang aking katawan, pati na rin ang aking pakiramdam. Wala na akong maramdaman at basta na lang ako nakatulala sa kawalan. Hanggang sumapit ng umaga, maliwanag na ang paligid. Nakikita ko na ang lahat
Wala na rin si Chuchay at basta na lang inanod ang kanyang katawan kung saan. Wala sa sarili kong tumayo at naglakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta lakad lang ako ng lakad sa loob ng kagubatan. Ang alam ko lang ay nasa labas na ako ng asyenda. Sobrang tagal ng aking paglalakad nang may natanaw akong bahay. Lumapit ako sa bahay ngunit wala akong matanawang tao. May nakita akong mga sinumpay. Agad akong kumuha sa mga ito ng isang malaking t-shirt at basta ko nilang isunod ang hindi hinuhubad ang suot kong bestida. Nung hindi sobra ng dumi at sira-sira pa. Wala rin akong sapin sa mga paa. Muli ako naglakad sa kagubatan hanggang sa makarating ako na ang sementadong kalsada. Sinunsun ko ang kahabaan ng kalsada. Wala man lang dumadaan ni anumang sasakyan. Hanggang sa may matanaw ako isang babae at isang bata sa gilid ng kalsada. Pansin kong may mga malalaking bayong silang dala na puno ng mga saging at mga talbos ng gulay. Lumapit ako sa kanila. Nang mapansin nila ako ay napatitik sila sa aking itsura. Wala sa sarili akong napayuko at itinago ang aking mukha mula sa kanila. Pinaglalaro ko ang aking mga daliri sa kamay. "Saan ka pupunta, Iha? May kasama ka ba?" Sinilip ko siya mula sa nakayuko kong ulo. Napansin ko ang paglinga niya sa aking likuran kaya't agad na kumalabog ang malakas ng aking dibdib at mabilis na napalingon sa aking likod. Wala akong makitang anumang tao sa likodan kaya kagad din akong kumalma at nakahinga ng maliwag. Muli akong humarap sa babae at saka umiling. "Halika, pumasok ka muna sa bahay namin, kumain ka na ba?" Tanong ng alik kay Ava. Nagtataka ang may edad na babae sa dalagitang napansin niyang tulala habang naglalakad sa gitna ng kalsada. Pinagmasdan niya ang buong itsura ng babae. Doble-doble ang suot nitong damit, bukod sa marumi, sira-sira ay mukhang basa pa. At wala rin sapin ang kanyang mga paa. Napansin niya nangingitim at mamamaga ng buo nitong mga mata. Napansin niya itong ayain sa loob ng kanyang barong-barong at pinakain dahil sa tingin niya ay wala itong mapupuntahan. At nakaramdam siya ng awa para dito. Magana naman kumain si Ava at pinagpalit niya ito ng mas maayos din na damit. Mahabang bestida dahil yun ang itinuro ng dalagita na makita nitong may mahabang bestida na nakasampay sa loob ng kanyang barong-barong. Pinasuotan niya rin ito ng sapin na chinelas bilang sapin sa mga paa nitong mayroon ng ilang mga sugat. Marahil ay dahil sa mahaba niyang paglalakad na wala man lang sapin ng mga paa. Pupunta sila ng bayan upang magtinda ng saging at mga gulay kasama ang kanyang anak na babae na 8 taong gulang pa lamang. "Pwede kang maiwan lang dito, dito ka na lang muna. Pupunta kasi kami ng bayan ng anak ko para magtinda ng gulay." Mahinahon niyang sabi sa dalagita, ngunit mabilis itong umiling. Wala itong tigil sa kakailing at lumililikot ang mga mata. Hindi niya maintindihan ang nangyari sa dalagita kaya't napilitan na lang siyang isama ito. "O sige na, tama na, mahihilo ka na niyan." Tumigil din naman agad ang dalagita at mabilis na lumapit sa kanya. Sumakay sila ng tricycle patungong bayan. Sa loob ng tricycle ay piniling umupo ng dalagita na nasa tabi mismo ng pinto at tila pinipilit niyang ilayo ang sarili mula sa tricycle driver at hindi niya ito nagawang tingnan. "Baka malaglag ka, kumapit ka ate." Sabi naman ng 8 taong gulang na batang babae sa dalagita. Dahil nakikita niyang halos lalabas na ito ng pinto ng tricycle. Ang nanay naman niya ay sa likod ng driver na piling umupo. "Hawakan mo siya!" Malakas na sabi ng ginang sa anak kaya niyakap na lang ng bata ang dalagita. Tila nagulat naman si Ava at napakislot. Lumingon ito sa yumakap sa kanya at nakita nito ang batang babae. Bigla na lamang namalisbi sa mga luha ng dalaga sa pisngi nito na ipinagtakan ng bata. Sa loob ng palengke, "Magkano ang isang piling mo na saging?" Dinig kong tanong ng isang babae sa ali na nagdala sa akin dito sa bayan. 20 lang ang isang piling, ilan ang gusto mo?" Sagot naman ni ate. Narito naman sa aking tabi ang anak niya na nag-aayos ng mga talbos ng gulay. Narito lang ako sa sulok, nakaupo at pinapanood sila sa kanilang ginagawa. Iilan lang naman ang mga taong naririto. Merong nagmamadali sa paglalakad. Merong bit-bit ang kanyang mga pinamili,
Merong akay ang kanilang mga anak at may mga ilang tricycle at jeep. Bilisan niyo dyan para makarating agad tayo sa pier. Baka maiwanan tayo ng barko papuntang Manila. Bigla ako napalingap sa paligid nang marinig ko ang salitang Manila. Manila? Manila, gusto ko doon. Gusto ko makarating doon. Gusto ko makapunta doon. Hindi ko napigilan ang paglulumikot ng aking mga mata at nagpapaling-paling ang aking ulo sa paligid. Hinanap ko kung nasan yung narinig ko nagsalita ng Manila. At may natanaw akong isang sasakyan na may mga ilang taong nakakarga ng mga gulay sa loob. Wala sa loob akong tumayo at mabilis na naglakad. Nakita kong umalis na nagkakarga ng mga gulay at pumasok sa loob ng palengke. Nakabukas pa ang pinto ng tila maliit na truck kaya nagmamadali ako sa pagsampa sa pinto at pumasok sa pinakaloob. Nakita kong marami ng tambak ng gulay, saging at puso niyog at meron pang mga kaing ang nakasalansan dito sa loob. May mga dahon din ng saging ang nakatambak. Sumiksik ako sa gitna ng mga malalaking kaing na nasa pinakadulo at sulok. Ang likod ko ay likod na ng driver at nagtago ako sa mga malalapat na dahon ng saging. Gusto kong makarating ng Manila. Pupunta ako doon. Gusto kong pumasok sa mall. Maraming sasakyan doon at maraming tao. Tapos na ba? Wala na bang naiwan? Dinig kong sigaw mula sa labas. Nanay, nawawala si ate. Larga na! Nanay, si ate nawawala! Narinig ko ang malakas sa pagbagsak ng pinto kasunod ang pagdidilim nito sa loob ng aking kinaroroonan. Hindi ako kumilos sa aking kinuupuan. Ha? Saan pumunta yun? Hanapin mo muna, nene. Naramdaman ko na ang paganda ng sasakyan at paggalaw nito. Nanay, wala! Mahinang sigaw ng bata ang huli kong narinig. Mahabang oras ako nakaupo lang sa madilim at masikip na sulok. Hanggang sa may narinig ako mga tunog na malalakas. Kakaibang tunog na ngayon ko lang narinig. Ano kaya yun? Patuloy ang paggalo ng sasakyan. Hanggang sa nakatulog ako na hindi ko na namalayan. At dito muna po nagtatapos ang 5th kabanata ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 6 ng kwentong The CEO Accidentally in Love with a Beggar. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!